pro-ICC ako para magkaalaman na wala talaga ang judiciary system. Pag-usapan po natin ang criminal justice system. Ito po ay binubuo ng limang pillars. The law enforcement, the prosecution, the court, correction, at saka community. Ang isa po sa ang bawat isa po sa mga yan dapat nagpa-function ng maayos para hindi po ma-frustrate ang hustisya. At perhaps disappointed kayo sa nangyari dahil yung isa po sa criminal justice system natin, yung ikalawang pillar, the prosecution dismisses the case of Rodrigo Duterte. Ano? Dismiss the case of Rodrigo Duterte. At ito nga po ay may kaugnayan sa reklamong isinampa ni Congresswoman Franz Castro. Una, pakinggan po muna natin ang balita. Ilan sa mga mahalagang sinabi ng prosecutor, kaya po nauwi ito sa pagkakabasura ng kaso o reklamo laban po kay Duterte. Pinawalang bisa ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo grave threats ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahina ng resolusyon ng piskal, sinabi nitong walang sapat na ebidensya upang kasuhan ng dating Pangulo sa nasabing krimen. Walang sapat na ebidensya ang nakita po ng prosecution o yung prosecutor na humawak po dito sa reklamo ni Franz Castro. Kaya nauwi po ito sa pagkakadismiss ng kaso. Bakit ba walang sapat na ebidensya? Tuloy muna natin ang balita. Ang sinabing pagbabantaan niya ay nangyari sa kasagsagan ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kaya bilang ama ay natural lamang na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Medyo parang nakakalungkot yung katwiran ng prosecutor dito, no? Kasi ang pinaghugutan ay ang nararamdaman lamang ng tao, ang ama sa kanyang anak. Kaya normal lang daw sa isang ama na ipagtanggol ang kanyang anak, partikular sa harapan ng publiko. At wala daw nakikita na grave threat doon. Lalong-lalo na sinabi pa ng prosecutor, tuloy po natin ang pakikinig. Dagdag pa ng piskal, hindi pangkaraniwan na ang pagbabanta o death threats ay gagawin sa publiko. Hindi daw pangkaraniwan ang death threat na gagawin sa harapan ng publiko. In short, mga tol, umayon itong prosecutor doon sa arguments ng mga abogado ni Rodrigo Duterte. Basahin natin ngayon yung teksto ng balita. Ito naman ay naaayon sa Inquirer.net posted January 12, 2024. Kahapon po ito, no? Quezon City prosecutor dismisses criminal raps versus ex-president Duterte. The Quezon City Prosecutor's Office ay binasura ang kasong kriminal o reklamong kriminal na ipinail nito pong si Party List Representative mula sa ACT, Alliance of Concerned Teacher, na si Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte ay humaharap sa reklamo sa paglabag sa Article 282 or Grave Threat ng Revised Penal Code na may kaugnayan po sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay nagmula sa kanyang mga pahayag noong siya po ay nagpo-programa sa Sunshine Media Network International nang mapag-usapan ang confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa naging resolusyon nitong January 9, 2024, ang reklamo ay ibinasura dahil po sa kakulangan ng ebidensya. Ang sinabi po ng prosecutor, quote and quote, "Do not convincingly establish that indeed respondent intended them to be taken seriously and that they were deliberately made for the purpose of creating in the mind of the complainant the belief that the threats will be carried into effect." Sa gikan sa masa para sa masa program na ineri po noong October 11, 2023,
ay sinabi po nitong si Rodrigo Duterte ang mga sumusunod. Quote and quote again tayo. I told Inday to be direct. Tell them that the intelligence fund is meant to prepare the minds of the Filipinos to address the insurgency that is taking a long time to end, and the ROTC so that we are prepared for war, especially in this situation. If we do not have soldiers, then we will have the youth who can take care of their respective barangays. Paliwanag po nitong si Rodrigo Duterte. Dagdag pa niya, again, quote in quote, but your first target there using your intelligence funds is you, France, you communist, who I want to kill. I ask her to tell them that, but she refused, saying, you know pa, if I did that, they might harass the PMTs or Philippine Military Training Institution. Yan po ang pinaghugutan ng prosecutor para po sabihin na wala pong ginawang mali sa batas o kulang sa ebidensya para sabihin may ginawang mali sa batas ito pong si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa po dito sa balita, the Quezon City prosecutor said, the fact that Duterte made preliminaries and jokes when he was talking with the program host only indicates that he is not serious enough to really execute and materialize the threats allegedly conceived in his mind. Medyo parang hindi katanggap-tanggap, ano? Sa bagay, meron kasing difference ng special law at saka ang nasa revised penal code. Ganito po yan, para mas maunawaan po ninyo at hindi po tayo basta magalit sa ating prosecution. Sa special law, usually, sa legal parlance, I am not a lawyer, but I am a criminologist. Tinatawag po itong malum prohibitum. Ang ibig sabihin po ng malum prohibitum, ito po ay pinagbabawal sa batas pero hindi likas na masama. The moment na nilabag mo ang batas, ikaw ay pananagutin sa batas na nilabag mo, regardless of your intention. In short, sa malum prohibitum, hindi tinitingnan kung merong intent. The mere fact na ginawa mo ang paglabag sa batas, tapos ka na. Kasi may nagsasabi, eh bakit yung mga bomb jokes? Antimano, kinakasuhan kagad sila. Kasi nakaprovide po yung bomb jokes sa special law. And that is malum prohibitum. Nagbiro ka, may bomba dito. Sa train station, for example, sa aeroplano, o kung sa amang places, bomb threat, bomb jokes. Bawal po yon. Kahit nagbibiro ka lamang. Kasi sinasabi sa batas, ginawa mo, regardless of your intention, nagbibiro ka o hindi, nalabag mo ang batas. Ganun po ang explanation doon. Pero pagdating po sa revised penal code, magkaiba po ang situations, mga tol. Maaaring sa sa pananaw po ninyo, hindi katanggap-tanggap, pero ganun po talaga eh. Ito kasi ang sinasabi sa batas. Kung babasahin po ninyo ang revised penal code, nakalagay po doon sa Article 3 at Article 4 ang mga sumusunod, felonies sa Article 3. Tapos dinefine doon, all acts and omission in violations of the revised penal code are felonies. Tapos sa Article 4, nakalagay doon yung how the felony committed, either by culpa or by dolo. Ngayon, itong grave threat, category po nito ay dolo. Pasensya na ako, nagtuturo ako sa inyo ng ganito kasi kailangan ninyong maintindihan para hindi po kayo magalit sa prosecutor ng ganun-ganun na lamang. Yung dolo, ito po ay ginawa ng merong kang deliberate intention. Ibig sabihin, talagang hinangad mo na gawin ang bagay na ito ng paglabag sa batas. Yung culpa, it is a product of four circumstances. Negligence, recklessness, imprudence, and I forgot the other one. Basta apat po yun. Lack of foresight or lack of skills. Ano? Ibig sabihin, doon sa kulpa, hindi mo sinasadya. Sa dolo, sinadya mo. Ang grave threat, dapat mapatunayan na inintend ng respondent in that case
si Rodrigo Duterte na talagang papatayin niya o pagbabantaan niyang patayin itong si Franz Castro. At mukhang yun yung nakita ngayon ng prosecutor, kaya po pumanig itong prosecutor sa kampo ni Rodrigo Duterte at sinasabi na kulang po sa ebidensya. It added that the statements uttered by Duterte were made at the height of the confidential fund issue that his daughter, Vice President Sara Duterte, was dragged into. Sabi po ng resolusyon na napakinggan po natin sa balita kanina, bilang ama ng isang vice presidente, ang respondent ay natural lamang na ma-disappoint at umakto sa pagdepensa sa kanyang anak dahil po sa mga political issues at attacks na ito. And besides, sabi pa rito, the office find it's quite unusual, if not ridiculous, na ginawa daw po ng tao ang pagbabanta sa publiko. Yan ha. Besides, the office finds it quite unusual, if not ridiculous, for a person to make a public pronouncement of death threats or perpetuate threatening remarks, utterances, or statements if he is that serious and deliberate enough in actualizing or effectuating such threats conceived in his mind. Now, yun ang naging desisyon ng prosecutor. Wala tayong magagawa dyan. Pero meron ba itong legal na remedyo sa parte ni Franz Castro? Wala pa tayong nadidinig sa kampo ni Franz Castro. Pero huhugutin natin ang ating teorya sa maaaring gawin ni Franz Castro sa hinaharap. Kung matatandaan po ninyo ang kaso ni Bong Navarro, nang ito po ay ibinasura ng prosecutor, kasi nireklamo si Bong Navarro para sa kasong panggagahasa. Pero ngayon, tapos na yata yung kaso ni Bong Navarro, no? Pero paghugutan lang natin itong pangyayari na ito. Binasura ng prosecutor ang reklamo laban kay Bong Navarro at hindi pumayag ang nagre-reklamo sa naging desisyon ng prosecutor. Kaya inakyat po nila ito direkta sa Court of Appeals. Ano ang naging desisyon ng Court of Appeals? The CA orders Taguig prosecutor to file rape charges versus actor Bong Navarro. Ang katwiran po dito ng Court of Appeals, wala sa posisyon ang prosecutor para sabihin kung walang kasalanan o merong kasalanan itong si Bong Navarro. At maaari din nating makita ito ngayon dito sa kaso o reklamo ni Franz Castro para kay Rodrigo Duterte. Kung ang gagawin ang kampo nitong si Franz Castro ay una, pupunta siya kay Secretary of Justice Remulla. Kasi procedurally speaking, wag silang tumulad sa SMNI na tumalong kagad sa Court of Appeals at hindi binigyan ng pagkakataon ang NTC na i-correct yung error kung meron mang itong nagawa doon sa paglabas ng suspension sa kanila o sa SMNI. Kasi ang remedy is i-exercise mo lahat ng possible action. Una, punta ka sa Secretary of Justice at nakikita naman dito sa article o sa Section 4 ng Prosecution Service Act of 2010 o Republic Act 171 ang kapangyarihan po ng Secretary of Justice na sa kasalukuyan ay sa katauhan po ni Boyeng Remulla. Ngayon, segue ako ng bahagya, taliwa sa kineclaim ng mga DD sheets na si Secretary Boyeng Remulla ay hindi na daw nakikita at malala daw po ang sakit, pinapalaganap kasi ng mga DD sheet na hindi na daw po maganda ang kalagayan ng Secretary Remulla at ito daw po ay nakarma sa ginawa kay Tabantag at saka kay Tevez. Hindi po totoo. Sapagkat kahapon nakita po natin si Secretary Remulla na dumalo po doon po sa appointment ni Secretary Frederick Go at Secretary Ralph Recto for Investment and Economic Affairs at saka for
chief ng Finance Department, respectively. O, hindi po totoo na masama po ang kalagayan ni Remulla. Talaga tong mga didisit, makakuha lang ng content sa kanilang blog, eh, maglulubid ng kasinungalingan at uutuin ang kanilang mga manunood. Going back, dito po sa pinag-uusapan natin, this is the power of the Secretary of Justice. Sabi po dito, in relation, dito po sa reklamo ni Franz Castro, the power vested in the Secretary of Justice includes the authority to act directly on any matter involving national security or a probable miscarriage of justice within the jurisdiction of the prosecution staff or, simplify ko na lang, city prosecutor to review, reverse, revise, modify, or affirm. Kaya nga, ang possible na gagawin nila Franz Castro, punta sila kay Secretary of Justice at sabihin na mali ang desisyon ng city prosecutor at sana maituwid ito sapagkat hindi po na ipagkaloob talaga yung tama, justisya para sa akin. O, maaaring ganun ang ikatwiran na merong miscarriage of justice na nangyari sa akin. Ang tinutukoy nating akin, siyempre, si Franz Castro. Ngunit kapag ka hindi po umayon ang Secretary of Justice at kanya pong inaffirm ang naging desisyon ng City Prosecutor dismissing the complaint against Rodrigo Duterte, eh aakit na po sila sa korte. At yan po ang Court of Appeals. At tingnan natin kung ano po ang mangyayari sa mga susunod na sirkumstansya dito sa hinaharap na reklamo ni Rodrigo Duterte. Sa ngayon, technically, wala na siyang reklamo. Kasi binasura na po ng prosecution. Maliban na lamang kung mag-file ng motion for reconsideration, ito pong kampo ni Franz Castro kay Secretary of Justice Remulla o kaya iakit po nila ito sa korte through writ of certiorari. Yun kasi ang kaparaanan para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion ito pong city prosecutor dyan po sa Quezon City. Now, ito ang pinakamahalaga sa ngayon. Dahil sa pangyayari na ito, nagbibigay ngayon ng impresyon ito sa mga biktima ng war on drugs na wala silang matatamong hustisya sa ating criminal justice system. Kailangan na bang pumasok ang ICC dahil po sa pangyayari na ito? Ako, siyempre kung ang pag-uusapan sovereignty, hindi dapat. Kasi para sa akin, fully functional pa rin naman ang criminal justice system. These situations is an act of city prosecutor alone. At kung sa tingin ng ating Secretary of Justice, kung iakit sa kanya ito ng kampo ni Franz Castro, nagkamali ang city prosecutor, pwede pong i-reverse nitong si Secretary Remulla at utusan ang prosecutor na sampahan ng kaso si Rodrigo Duterte. At ganun din naman sa Court of Appeals. Pero ang nakalulungkot kasi dyan, syempre ang magpo-prosecute ng kaso ay yung mismong prosecution. Kaya kung ganun na kagad ang panahon nila na mahina ang kaso, baka mawala rin po yung pag-asa na makonvict sa korte itong si Rodrigo Duterte. At magiging dismayado yan para sa mga naghahangad ng katarungan. In particular, yung mga naging biktima ng war on drugs from 2016 hanggang 2022. Pero sabi naman ng ilan, in fact, kinonfirm na nga ito nitong si Harry Roque, ang ICC daw ay nakapasok na dito sa Pilipinas at ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, eh tapos na daw ayon sa kanyang educated guess ang investigasyon ng ICC. At pinaniniwalaan nila na sa mga susunod na panahon, lalabas ang resolusyon at mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga taong involved sa crimes against humanity, in particular sa war on drugs. At isa rito ang tinutukoy nila si Rodrigo Duterte. Kayo mga tol,
Ano sa tingin ninyo ang nangyari dito sa prosecutor's office? Ang prosecutor ba ay gumanap lamang sa kanyang trabaho base sa batas? O naimpluwensyahan ba siya ng ibang mga factors? Hindi na ako mag-speculate dyan, pero kayo na ang mag-bulay-bulay sa inyong mga saloobin o isipan kung ano ang nangyari, bakit nauwi ito sa dismissal agad-agaran, even without presenting personally ito pong si Rodrigo Duterte sa kanilang opisina. Di ba? Wala pa. Hindi man lang naipatawag. At least sila Bantag, nag-appear pa nga sa prosecution eh. Pero si Rodrigo Duterte, abogado pa lamang yung isinend niya. Wala na kagad. How much more kaya kung nagpakita itong si Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office? Magbabalik ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood. Muli, maraming salamat kay Ate Beth M. sa 2,000 yen super sticker. Sa lahat ng ating mga manonood, maraming salamat. Sino-sino po ba ang mga kasama po natin sa oras na ito? 294 watching.